Papuri sa kapitaasan, siya'y papurihan ngayon at magpakailanman. Umawit ang daigdigan, lahat ng naroroon. Umawit ang sangkatauhan, purihin ang Panginoon. Papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat. O papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan ngayon at magpakailanman. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, sa banal na misang ito, ating ialay sa Poong Hesus Nazareno ang ating mga pagpapasalamat. At higit sa lahat, no, ating idulong sa Diyos ang ating mga panalangin ng ating pamilya at ng ating komunidad, at mga panalangin ng mga taong ating pinangakuang idadalangin. Mga kapatid, upang tayo maging marapat na gumanap sa banal na pagdiriwang na ito, humingi tayo ng awa at kapatawaran sa Panginoon. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga sala, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapangyarihan, nililingap mo ang mga walang inaasahan kundi ikaw. Hindi maidarangal at hindi magiging banal ang sino man sa iyo'y napapawalay. Dagdagan mo ang iyong kagandahang loob sa amin upang sa iyong pamumuno at pangangasiwang magiliw, mapakinabangan namin ang mga biyaya mo sa lupa bilang pagkakamit na namin sa makalangit mong pagpapala. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Jeremias, ipaalam mo sa bayan ang inyong kalungkutan. Sabihin mo, araw-gabi, hindi na ako titigil ng pag-iyak, sapagkat malalim ang sugat ng aking bayan. Sila'y malubhang nasaktan. Pag lumabas ako ng parang, nakikita ko ang mga nasawi sa digmaan. Pag ako'y pumunta sa mga bayan, naroon naman ang mga taong namamatay ng gutom. Patuloy sa paggala ang mga propeta at mga saserdote. Subalit, hindi nila alam kung ano ang kanilang ginagawa. Panginoon, lubusan mo na bang itinakwil ang Huda? Napuot ka ba sa mga taga-Siyon? Bakit ganito kalubha ang parusa sa amin? Ano pa't wala na kaming pag-asang gumaling? Ang hanap namin kapayapaan, ngunit nabigo kami. Inasam naming gumaling, ngunit katatakutan ang dumating. Panginoon, kinikilala namin ang aming kasamaan at ang pagtataksil ng aming mga magulang.
kaming lahat ay nagkasala sa iyo. Huwag mo kaming itakwil alang-alang sa iyong pangalan. Huwag mong itulot na mapahiya ang Jerusalem, ang kinalalagyan ng marangal mong luklukan. Alalahanin mo ang iyong tipan. Huwag mo sana itong sirain. Hindi makagagawa ng ulan ang mga diyos-diyosan ng alinmang bansa. Hindi makapagpapaambon man lamang ang sinuman sa kanila. Panginoon, nasa iyo ang aming pag-asa, sapagkat ikaw lamang ang makagagawa ng mga bagay na ito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Dahil sa ngalan mo, Poon, iligtas mo kami ngayon. Dahil sa ngalan mo, Poon, iligtas mo kami ngayon. Huwag mong parusahan kaming mga anak sa pagkakasala ng aming magulang. Ikaw ay mahabag sa mga lingkod mong pag-asa'y pumanaw. Dahil sa ngalan mo, Poon, iligtas mo kami ngayon. Mahabag ka sana, kami ay tulungan, Panginoong Diyos na tagapagligtas. Dahil sa ngalan mo, kaming nagkasalay, patawaring ganap. At ang pagpupuri sa iyo ng madlay hindi maglikat. Dahil sa ngalan mo, Poon, iligtas mo kami ngayon. Iyong kahabagan ang mga bilanggong kanilang hinuli. Dinggin mo ang daing. Sa taglay mong lakas, iligtas mo silang takdang papatayin. Kaming iyong lingkod, lingkod mo kaming parang mga tupa sa iyong pastulan. Magpupuring lagi't magpapasalamat sa iyong pangalan. Dahil sa ngalan mo, Poon, iligtas mo kami ngayon. Magsitayo po ang lahat. Alleluia. 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 Salita ng Diyos ang buto na tanim ni Jesucristo upang tumubo sa tao. Alleluia. 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 Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, iniwan ni Jesus ang mga tao at pumasok sa bahay. Lumapit ang kanyang malagad at sinabi sa kanya, ipaliwanag po ninyo sa amin ang talinghaga tungkol sa masamang damo sa bukid. Ito ang tugon ni Jesus, ang anak ng tao ang nag-aasik ng mabuting binhi. Ang bukid ay ang sanlibutan. Ang mga taong pinaghaharian ng Diyos ang mabuting binhi
at ang mga taong pinaghaharian ng Diablo ang masamang damo, ang kaaway na nag-aasik ng mga iyon ay walang iba kundi ang Diablo. Ang pag-aani ay ang mga ang katapusan ng daigdig at ang maanghel ang mga tagapag-ani. Kung paanong iniipon ang mga damo at sinusunog, gayon din ang mangyayari sa katapusan ng daigdig. Susuguin ng anak ng tao ang kanyang maanghel at iipunin nila sa kanyang pinaghaharian ang lahat na nagiging sanhi ng pagkakasala at lahat ng gumagawa ng masama at ihahagis sa maningas na pugon. Dooy mananangis sila at manggagaliit ang kanilang ngipin. At magliliwanag na parang araw ang mga matuwid sa kaharian ng kanilang ama. Ang may pandinig ay makinig. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Purihin natin ang poong Jesus Nazareno. Palakpakan natin siya. My dear friends, kilala niyo po ba kung sino ang Mr. Pure Energy? No? Si Gary V. No? May kanta po si Mr. Gary V na may lyrics, "Natutulog ba ang Diyos?" Mga kapatid, minsan natatanong natin, natutulog nga ba ang Diyos? Bakit natin ito naitatanong? Dahil may nakikita tayong kasamaan. May nakikita tayong paghihirap dulot ng mga masasamang gawain. No? Merong karahasan na parang nagahari na sa sanlibutan. Karahasan sa iba't ibang dako ng mundo. Kasamaan na parang nagahari na at laging napaparusahan ang mga mabubuting tao. Kaya napapatanong tayo, may ginagawa ba ang Diyos? Nagpapawalang bahala ba siya? Mga kapatid, hindi po natutulog ang ating Diyos. Hindi po natutulog ang poong Jesus Nazareno. May plano ang Diyos. Meron siyang tinakdang plano. May mas malaking picture, no? May ginagawa po ang ating Panginoon. Kaya dapat mas palalimin pa natin ang ating pananampalataya at tingnan nasaan ang ating Diyos sa mga panahong ito, no? At kung ano ang kaniyang malaking plano. Sa ating ebanghelyo, tinuturuan tayo ni Jesus na hinding-hindi magwawagi ang kasamaan. Tinanong siya ng mga apostoles, "Jesus, turuan mo naman kami ng kahulugan ng talinhaga ng masamang damo sa bukid." At paano ito in-explain ng ating Panginoon? Sabi niya, ang masasamang damo sa takdang panahon, sa katapusan ng panahon, ay susunugin. Ang mabuti namang binhi ay magahari at gagantipalaan ng liwanag kasama ang Diyos Ama. My dear friends, the devil will not have the last laugh. Hinding-hinding hahayaan ng Diyos na maghari ang kadiliman. Lagi nating isipin may plano ang ating Panginoon at ang mga nagsusumikap na mamuhay ng tama, ang mga nagsusumikap na isabuhay ang turo at aral ng Diyos kahit sa mga mahihirap na pagkakataon, ang Diyos ay may gantimpala para sa mga taong iyon. There will always be a reward for those people who persevere until the end, who persevere to do the will of God in their life. Kaya mga kapatid, huwag tayong mawalan ng pag-asa.
hinding-hindi maghahari ang kadiliman. Ang Diyos ay may ginagawa. Ang Diyos ay may plano. At sa huli, no, ang mga mabubuting tao ay makakasama nila ang ating Panginoon sa kaharian niya. Amen. Magsitayo ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, tinuruan tayo ni Jesus kung paano tayo makakapasok sa kaharian ng langit. Idalangin natin ang pagdating ng kaharian ng langit dahil nababatid nating sumasa atin ang Espiritu Santo na nagpapatnubay sa ating mga panalangin. Ang ating tugon, Diyos ng kabutihan, gawin mo kaming ganap sa iyong pamamaraan. Gawin mo kaming ganap sa iyong pamamaraan. Ang mga lingkod ng simbahan, naway tumalima sa kalooban ng Diyos at asamin ang kabutihan ng kanilang pinaglilingkuran, manalangin tayo. Diyos ng kabutihan, gawin mo kaming ganap sa iyong pamamaraan. Ang mga pinagkakatiwalaang magdulot ng katarungan, at maisakatuparan ang mga batas, naway tumingin kay Kristo bilang bukal ng karunungan, manalangin tayo. Diyos ng kabutihan, gawin mo kaming ganap sa iyong pamamaraan. Tayo naway maghintay sa panahon ng pag-aani ng Diyos, at huwag tayong manghusga ng ating kapwa, manalangin tayo. Diyos ng kabutihan, gawin mo kaming ganap sa iyong pamamaraan. Ang mga matatanda, naway ating maalalayan sa pamamagitan ng ating pagiging maalalahanin at palakaibigan, manalangin tayo. Diyos ng kabutihan, gawin mo kaming ganap sa iyong pamamaraan. Ang mga namatay, naway tipunin ng Diyos bilang ani ng kaharian, manalangin tayo. Diyos ng kabutihan, gawin mo kaming ganap ng iyong pamamaraan. Panginoon ng langit at lupa, pakinggan mo ang aming mga hinaing ng iyong bayan. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Alay sa'yo, Panginoon, ang tinapay at alak na iyong kaloob upang unitain ang iyong buhay na inialay nang tayo'y magdiwang bilang isang sambayanan. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos, Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay na sa iyo ring nagmula at ngayoy aming ginaganap sa iyong dambana, upang sa aming ginaganap na pagdiriwang ay iyong paglingap ay magtaguyod sa tanan at magpabanal sa aming mga pamumuhay sa kasalukuyan at mag-akay sa amin ng ligayang walang katapusan. Sa pamamagitan ni Jesu Kristo kasama ng Espiritu Santo,
magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming mapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag, kahit na ito'y walang anumang maidaragdag. Sa kadakilaan sa iyo ay likas, sa pagpupuri namin ang nakikinabang ay kami ring iyong pinakikiharapan sa pamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniya ang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, na ang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay magbuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa at ni Jose naming Obispo at Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaysa ng mahal na Berheng Maria, Ina ng Diyos. Nang kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol, ni San Juan Bautista, at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin na managagaling na utos sa turo ni Jesus, na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasaamin ang kaharian mo,
Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng pamakan, samantalang aming pinanabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, ang kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilud po ang lahat. Mga kapatid, ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mainanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin, pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo, at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Saan ako tutungo? Saan pa maghahanap hanggang sa dulo ng dagat? Walang makikitang tulad ibutin man ang mundong ito, sikaping makamtan ang pangarap ko. Ngunit ngayon at kailan pa man, walang makikitang tulad mo. Ikaw ang buhay, tanging ligaya, ikong alay, papuri't pagsamba sa iyo, Jesus. Panginoon, tagapagligtas, pag-ibig ng Ama. Ikaw ang buhay, tanging ligaya,
kundi kong alay, papuri't pagsamba sa iyo, Jesus, Panginoon, tagapagligtas, pag-ibig ng Ama. Announcement, ang lahat po ay inaanyayahan na ang lalo na ang mga may sakit at may karamdaman sa ating Healing Mass and Service sa darating na August 1, 2024, Huwebes sa ganap na ika-anim ng gabi. Makiisa po tayo. Mabibili pa rin po, maaari na pong mabili ang libreng Black Nazarene Devotion and Discourse. Ito po ay compilation ng mga pag-aaral sa kasaysayan at debosyon sa mahal na pong Jesus Nazareno. Ito po ay nagkakahalaga ng 500 piso. Ito po ay mabibili lamang sa ating Parish Finance Office. Inaayayahan po ang mga ministry, organisasyon at samahan ng ating simbahan at lalo na po ang mga deboto ng mahal na pong Jesus Nazareno sa ating parish-wide formation bukas. Ang ngayon po, July 30, 2024, sa ganap na 7 ng gabi, dito po sa ating simbahan, ang ating tagapagsalita sa araw na ito ay walang iba kundi si Reverend Father Rico Jan Bilangel, Rector ng National Shrine of Our Mother Perpetual Help, Baclaran Church. Makiisa po tayo. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo, manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pinagsaluhan namin sa banal na pakikinabang ang alaalang walang kupas ng iyong anak na nag-alay ng sarili niyang buhay para sa aming kaligtasan. Ipagkaloob mong ito ay magdulot ng pag-unlad sa ipinamana niya sa aming pagliligtas bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mahal na po ang Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Bakamtan nawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Umayo kayong taglay ang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipindugo ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay
sa gisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin.